Kilala mo ba ang mga taong pwedeng lapitan tuwing may sakuna? Teka lang, may tumatawag. Hello? Hello? Sino to? Hello? Hello? Kuya Will? Hello? Hello, Kuya Will? Hello po? Hello? Magandang hapon po. Hello po? Gusto mo bang sumaya? Oo naman po. Ano ba pangalan mo? Jericho Diego po. Good morning, everyone. I am Sir Jericho M. Diego, and I am here to help you answer module number 3. But before that, let's have first the hashtag throwback. Nalaman natin sa module number 2 na may mga positibong paraan tayong pwedeng gawin upang mapakalma ang ating mga sarili sa tuwing tayo ay nakakaranas ng stress, takot, at pagkabalisa. Katulad ng diaphragmatic breathing, inhale, exhale. And now let's proceed to module number 3. Module number 3 is entitled Identifying and Addressing Needs. By the end of this module, you should be able to identify one's current needs and those of one's family. Sa Filipino, tutukoy natin ang mga pansariling pangangailangan at pangangailangan ng ating pamilya. Become aware of the various institutions, departments, and centers present within the school environment or the immediate community. In Filipino, magkakaroon ng kaalaman sa mga iba't ibang institusyon, departamento, ahensya o tanggapan na malapit sa paaralan o sa barangay. And the third one, take note of the important numbers and information regarding who to approach for their needs. In Tagalog, makapaglista ng mga importanteng numero at impormasyon ng mga tao o ahensyang pwede mong lapitan tuwing may sakuna. Now, I think you are ready for our activity. The title of our activity is Saan Ka Pupunta? Sino nga ba ang mga pwedeng lapitan? Meron ka bang numero ng mga ahensya na pwede mong tawagan? Makikita mo sa iyong module ang isang talaan o table na kung saan pwede mong punan ng mga hinihinging impormasyon. Sa unang column, makikita natin ang mga iba't ibang organisasyon. Sa pangalawang column naman, dito natin ilalagay ang contact number at address ng organisasyon. At sa panghuling column, doon naman natin ilalagay ang pangalan ng mga taong pwede nating kontakin kapag merong sakuna. Pagkatapos mong makuha ang lahat ng impormasyon, maaari kang gumawa ng sarili mong kopya at idikit ito sa inyong dingding. Ngayong meron ka ng listahan ng mga taong pwedeng tawagan tuwing may sakuna, atin namang pag-aralan ang mga pangkaraniwang pangangailangan ng mga nakaligtas sa sakuna. Para sa pangkalahatan, to find missing family members o hanapin ang nawawalang miyembro ng pamilya. Magbigay ng atensyong medikal o pangunang lunas sa mga nangangailangan. At marami pang iba. Kailangan din ng mga nakaligtas ng pagkain at tubig. Family goods tulad ng kumot, damit, higaan at flashlight. Kailangan din ng fuel para sa sasakyan, para sa pagluluto at para sa lampara. At ang panghuli sa listahan, kailangan din ng temporary shelter. Sa tingin ninyo, kompleto na ba ang mga ito? O meron pang kulang? Maaaring ang sagot nyo ay oo o hindi. Atin namang pag-usapan ngayon ang mga pangangailangan ng tao tuwing may pandemya at kung papaano nila ito makukuha. Una, relief goods. Maaari itong makuha sa barangay, sa munisipyo, o sa DSWD. Pangalawa, permit to travel. Kung ang iyong mga magulang ay nagbebenta, maaari silang kumuha ng permit to travel sa barangay upang makapagbenta sa ibang bayan o sa ibang lugar. Pangatlo, quarantine pass. Paalala,
Hindi bibigyan ng barangay ng quarantine pass ang mga taong wala pang 21 years old at 60 years old pataas. Pang-apat, travel pass. Kung ikaw ay kailangang lumabas ng bayan, kailangan mo munang kumuha ng travel pass sa iyong barangay. Pang-lima, SAP or Cash Assistance or Social Amelioration Program. Ang DSWD ang naatasang mag-release ng cash assistance. At panghuli, cash assistance to overseas Filipino worker. Maaaring lumapit ang mga OFW sa Department of Labor and Employment para sa government cash aid. Ngayong alam na natin ang mga iba't ibang pangangailangan ng mga tao tuwing may sakuna, halina't sagutan naman natin ang needs form. Sa unang column, ilagay dito ang pangalan ng iyong kapamilya, kamag-anak o kaibigan. Sa pangalawang column naman, ilagay ang kanilang pangkasalukuyang pangangailangan. At sa panghuling column, ilalagay mo dito ang mga taong pwedeng makatulong o makapagbigay ng kanilang pangangailangan. Halimbawa, ang iyong kapatid na si Juan de la Cruz ay nangangailangan ng internet connection. Maaari kang humingi ng tulong sa iyong mayamang kamag-anak o kay kapitan. Ikaw. Oo, ikaw. Ano naman sa tingin mo ang iyong mga pangangailangan? Sino ang pwede mong lapitan upang mabigyan ka ng iyong mga pangangailangan? Analysis. Bakit sa tingin mo importante na malaman mo kung sino ang pwede mong lapitan para sa iyong pangangailangan at pangangailangan din ng iyong pamilya? Abstraction. Meron ka bang napanood na balita na nagpapakita na minsan ang mga linkages katulad ng barangay health office, DSWD, DepEd o hospital ay hindi nasasagawa ng maayos ang kanilang responsibilidad? Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit nahihirapan ang mga ito? Meron ka bang naaalala na magandang bagay na naitulong sa iyo ng mga linkages na ito? I am sure, meron. Ikwento mo naman. And you're done with module number 3. I hope you've learned something. Gusto kong malaman mo na ako ay natutuwa dahil may mga taong handang tumulong sa iyo at ganun ka rin naman sa kanila. That's it for today. Thank you for watching. Keep safe. Bye!